So ang ating pag-aaralan sa umaga ito ay tungkol sa 13 kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. So tapos na po yung bahagi ng aklat ni Pablo, hinggil sa kanyang pinatutunayan na ang Ebanghelyo ang kaligtasan, kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. So ito ibang-ibang paksa na ito. Po. Ito ay patungkol sa, actually, sa pamahalaan. Kung ano ang relasyon ng isang Kristiyano sa pamahalaan. Ito ang ating makikita. So dito po sa Romans 13 verse 1, so ito yung alos kalahati ng kabanata ay patungkol sa relasyon natin sa pamahalaan. Ano ang ating pagtingin sa pamahalaan kayo? Let every soul be subject to the governing authorities. Pasilin natin ang sabi dito ni Pablo, hindi lang Kristiyano pinag-uusapan ito, lahat ng tao kanya. Pero syempre dahil ang concern ni Pablo ay mga Kristiyano, so sama tayo ito. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. So sa Tagalog, kung titingnan natin, sinasabi ng pamahalaan, ang konsepto ng pamahalaan ay galing sa Diyos. So hindi ito galing sa tao. Ito ay galing sa Diyos. Sayin natin. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad. Sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang yun ay tinalaga ng Diyos. So yung konsepto na may mga otoridad na dapat sundin, yun ay galing sa Diyos. Not necessarily na kung sino yung nakaupo doon sa pamahalaan ay galing sa Diyos. Hindi ganon. Kundi yung konsepto ng pamahalaan, ito ay galing sa Diyos. So makikita natin, noong unang panahon sa Europa, kaya po nagkaroon po ng mga hari na absolute monarchy. Ibig sabihin, talaga sila yung makapangyarihan sa lahat ng bagay. Ito ang ginagamit nilang talata. Yan ang sinasabi lang divine right. Meron silang karapatanggan sa Diyos na mamahala. Ito yung ginagamit nilang talata. Actually, mali kailang kaisipan. Hindi ang sinasabi rin, ito yung pamahalaan. Ganyan. Lahat ng pamahalaan ay galing sa Diyos. Yun ang makikita natin. Yun ang itinilaga ng Diyos na maging kayusan sa bawat lipunan ng mga tao kanya na may pamahalaan. Hindi ibig sabihin yung nakaupo ay galing sa Diyos. Makikita natin, sabi nito, let every soul be subject. Sa Tagalog, magpasakop kanya. Yun ang makikita natin. Sabi nito, magpasakop kanya. Magpasakop. Subject, magpasakop kanya. Ito yung salita Grego o pagtaso na ibig sabihin, be subjection, tayo magpasakop kanya. Walang pagkakaiba ito sa magpasakop tayo sa Panginoon. In other words, sumunod tayo sa Panginoon. Ang magpasakop ang asawang babae sa asawang lalaki, ibig sabihin, sila'y sumunod sa kaila mga asawang lalaki. So sinasabi rito, tayo susunod sa pamahalaan. Hindi masama yun dahil yung konsepto ng pamahalaan, ito'y galing sa Diyos. So, ang Diyos na naglagay noon. Yung gobyerno sa bawat lipunan ng mga tao. Papasin natin, walang bansa na walang pamahalaan. Dahil kung walang pamahalaan, walang bansa. Para magkakaroon ng kaisan ng isang lugar kung walang pamahalaan. Yun ang konsepto sinasabi rito ng Diyos. Kaya tayo magpasakop kanya. Dahil ito'y galing sa Diyos. Pasinin natin, ang gobyerno na pinag-uusapan rito ay yung Roman government. Pero yung gobyerno yun ay hindi naman naniniwala sa Diyos. Yung makikita natin. Pero hindi yan ang punto ng Diyos. Ang punto ng Diyos, yung mismo konsepto ng pamahalaan, nilagay ng Diyos yun. Para mamaya, makikita natin kung ano yung layunin. For dito, makikita natin, kailangan tayong pasakop sa anumang pamahalaan, ganyan. So, yung governing authorities sa New King James, at tingnan natin ang ibang salin. So, namamahalang otoridad, yun sa Tagalog. Namamahalang otoridad. Ibig sabihin, kung ano man yung otoridad na yun, na namamahala, hindi pinag-uusapan yun, basta namamahalang otoridad, ganyan. Doon sa American Standard Version, at sa King James, higher powers, ganyan.
Sa New King James, governing authority. So, yung mga salin na yun. Yun ang salin na nilagay nila kanya. So, sila yung merong authority, yung sabihin. Ito yung galing ng Gregor, social. Ang ibig sabihin, authority kanya. Either na ikaw ay nagtataglay ng otoridad o yung namamahala, ang ibig sabihin. So, meron silang otoridad. Dahil sila otoridad, kailangan tayo sumunod. Makikita natin. So, dito sa Titus chapter 3, verse 11, o verse 1, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan kanya. Upang maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. So, ito yung utos ng Diyos na ipinakilala ni Pablo kay Titus na isang makakaral kanya. Turuan mo sila kanya na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan. Ito yung Kristiyano. So, kung tayong Kristiyano, kailangan tayong magpasakop sa mga namumuno sa atin sa pamahalaan. Ganon din sa Pedro, unang Pedro chapter 2, verse 13. Bale, parang inuulit lang ang sinabi ni Apostle Paul. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon. So dito sa sulat ni Pedro, sinasabi niya, ang pagpapasakop natin sa bawat pamahalaan, hindi sinabi kung anong klaseng pamahalaan. In other words, itong pamahalaan sa mga Romano, hindi sila naniniwala sa Diyos. Sa kasalukuyang panahon, may mga diktador na namamahala, may mga komunista, may hindi. Hindi pinag-uusapan niya, basta pamahalaan kanya. Alang-alang sa Panginoon. So ito yung utos ng Panginoon kanya. Maging isang hari, nakataas-taasan, kung yan ang uri ng pamahalaan, o sa mga gobernador na sinugo niya, o yung sinusugo na hari, upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal kanya. So ito ang makikita nating layunin ng pamahalaan. Na hindi ito ngayon ang konsepto ng mga tao sa pamahalaan. Ang modernong konsepto ng pamahalaan sa mga tao, ang pamahalaan magbibigay ng pangangailangan mo. Hindi lang trabaho ng pamahalaan. Ang trabaho ng pamahalaan ay magbigay ng kayusan sa isang lipunan. Yan ang trabaho niya. Tingnan ninyo. Upang parusahan ang gumagawa ng masama at parangalan ang gumagawa ng mabuti. Yan ang trabaho ng pamahalaan. Makikita natin mamaya sa ibang talata. So itong konsepto na ito ay galing sa Diyos. Lahat ng namamahala na mga otoridad, whether ito yung gobyerno katulad natin, o mga tribo. Isa sa Pilipinas, sa ibang mga bansa, may mga tribo pa rin. Na parang hiwalay sila sa gobyerno, sa pamahalaan. Pero meron silang sariling pamahalaan. Halimbawa, kung punta tayo sa tribo ng mga Baluga, meron silang gobyerno to. Dahil nagpapasakop at silang nagpapakita ng kayusan, ganyan. So walang lipunan ng mga tao na walang gobyerno. Imaginin po natin ng isang lipunan ng mga tao na walang gobyerno. Iyan ay mas masahol. Minsan nagre-reklamo tayo sa ating pamahalaan dahil mali kailang ginagawa o hindi tama kailang mga batas. Pero imaginin natin kung walang mas masama. Kung walang pamahalaan, yun ba? Yun ay magkakaroon kaguluhan kung walang otoridad na namamahala sa atin. Kaya hindi lahat ng pamahalaan ay sumusunod sa Diyos. Dito nga sa kaso ng mga Romano, hindi sila naniniwala sa Diyos. Meron sila mga Diyosan na sinusunod. Pero ganun pa man, sabi ni Pablo, sumunod kayo sa pamahalaan kanya. So yung Roman government, hindi sila naniniwala sa Diyos. Sila po yung paganistic. Sila yung sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. So ito sinasabi ng Diyos by necessary ignorance. Tandaan natin, may dalawang pamahalaan. Ang spiritual na pamahalaan ng Diyos na may kaugnay sa ating spiritual na pangangailangan at ang physical na pamahalaan na siyang
nagpoprotekta sa ating mga physical na mga bagay, yung makikita natin. But for as long yung gobyerno, yung batas ng gobyerno, hindi sila lumalaban sa batas ng Diyos, kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Yun ang necessary inference. Yung pagsunod sa gobyerno, hindi absolute yan. Yun ay relative kung ito hindi, hindi ito sumasalansan sa batas ng Diyos. Halimbawa, pagka nagsimulang magpagawa ng batas ng ating pamahalaan na sinasabi, sumamba tayo sa presidente kanya, hindi tayo susunod doon. Yan yung lumalabag sa batas ng Diyos. Pero as long na sila yung sumusunod, walang problema, kailangan tayong sumunod. Dito sa Acts chapter 5, verse 29. Ito isang pagkakataon na yung mga Kristiyano, yung mga apostles, hindi sila sumunod. Doon sa utos ng pamahalahan ng panahon na yun. Bakit? Ang sabi ng mga Hudyo, yung mga namamahalang mga Hudyo sa Jerusalem, huwag niyong ipangaral na si Kristo ay nabuhay na maguling. At hindi namin kayo sasaktan kanila. Ito ang sabi ng mga apostol. Walang sumagot si Pedro at mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Naglalabang mo yung sinabi ni Pedro at sinasabi ni Pablo? Hindi. Basta ang gobyerno, ang batas niya, hindi lumalabag sa batas ng Diyos, kailangan tayong sumunod. Doon sa Apocalypse, Revelation chapter 13, yung beast, yung Roman Emperor, gawa siya ng batas na kailangan siyang sambahin. Yung mga Kristiyan, hindi sila sumamba. Dahil kailangan lang sambahin na yung Diyos. Pero sa lahat ng pagkakataon, kung hindi ito lumalabag sa batas ng Diyos, kailangan tayong sumunod sa pamahalaan. Yun ang kautusan na binibigay sa atin ng Diyos sa talatang ito. Dahil ang mga bagay na yan, yung konsepto ng pamahalaan kanya, galing yan sa Diyos. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa talatang ito. So, tingnan ninyo, kailangan tayong pasakop. E paano kung hindi ka pasasakop? Basahin po natin sa Tagalog, ano po, yung Romans chapter 12, verse 2, paano kung lumalaban ka? If you resist, ganyan. In other words, ito yung pumupunta pa rin tayo sa necessary inference na yung authority ay hindi lumalabag sa Diyos. Hindi siya lumalabag sa Diyos. So, kung lalaban doon sa autoridad na yun, anong mangyayari sa iyo? Basta yun nasa Tagalog. Huwag niyong tularan ng So, 13, verse 2. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Lumalaban tayo sa pamahalaan. Ito po ay salitang aktitaso. Ito po yung military term na ikay lalaban sa kaaway. Yun ang original na kahulugan ng salitang ito, pag lumalaban kayo sa kaaway. Pero ito yung nagkaroon ng kahulugan na either nilalabanan mo yung sarili mo o nilalabanan mo yung pamahalaan. Hindi ka nagpapasakop, hindi kayo lumalaban. Hindi pinag-uusapan dito na hindi ka sumasangayon. Hindi man lahat ng kautosan ng pamahalaan ay tayo ay nag-agree. Kumisang tayo sumasalang-salang. Pwede ibig sabihin tayo lalaban. Mayroong paraan na nilalagay ang bawat pamahalaan para maipakita natin ang ating dipagsangayon. Pwede tayo lumalaban. Kailangan pa rin sumunod. Kung hindi ito lumalabag sa kalooban ng Diyos. Kasi tayo mga tao, mayroon tayong kanya-kanyang interes. Kumisang ng isang batas sa lalabas ng gobyerno na malaban sa iyong interes. Not necessarily na hindi masama sa iba. Sa iyo lang. Hindi ka kailangan lumabas sa pamahalaan. Kailangan ka pa rin sumunod. Ganyan. Kung hindi ito lumalabag sa kalooban ng Diyos, yun ang sinasabi sa atin. Di ba? Balik tayo dito. Alam mangyayari sa atin pag tayo lumalabag o lumalaban sa pamahalaan. Halimbawa, yung mga nagre-rebelde sa pamahalaan. Kung Kristiyano ka, hindi ka pwede maging kaalim ng ganong klaseng paraan. Kahit kayo lumalaban sa pamahalaan, bawal yun. Hindi tayo sumasangayon. Maraming pagkakataon, hindi tayo sumasangayon. Lala sa
Kasi nakuwiyan, pamahalaan po natin na isang malayang pamahalaan. So meron na karapatan, hindi sumangayaw. Pero regardless, kung dito na malabag sa kalooban ng Diyos, kailangan pa rin tayo sumunod sa pamahalaan. Dahil pag lumabag tayo, sinasabi rito, hindi magbibigay ng kakatulan sa ating sarili, sa dalawang paraan. Yung mismong pamahalaan, hindi magbibigay ng kakatulan sa iyo. Dahil kay lumalabag sa kanyang batas at ang Diyos, ay magbibigay siya ng kakatulan. Dahil hindi ka sumusunod sa kanyang kautusan at tayo magpailalim sa pamahalaan. Hindi ba? Yan ang makikita natin sinasabi ni Apostle Paul. Dalawang klaseng kakatulan yan. Yung kasalukuyan, kung lumalabang sa gobyerno, parorsakan ng gobyerno. Ngayon, eventually, pagdating ng Panginoon, ikay hatulan ng Diyos. Dahil lumalabang ka sa kanyang kautusan na kailangan tayo magpailalim sa pamahalaan. At hindi na, huwag natin kalimutan yung necessary inference na kung hindi ito lumalabag sa kalooban ng Diyos. Yung tandaan natin yun. So, lagay natin yan sa ating isip habang binabasa natin itong mga sinasabi ni Apostle Paul sa kabanatang ito. Yung batas na hindi lumalaban sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Bakit sila nilagay? Si verse 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa. In other words, kung wala ka namang ginagawang masama, hindi ka dapat matakot sa pamahalaan niya. In general. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan kanya? Gawin mong mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa kanya. Parang halimbawa na kayo may sasakyan, nakarehistro ka, wala kang dapat ikatakot, wala ka naman nilalabag. Pero pag hindi ka nakarehistro, lumapas ka na, natatakot ka. Kasi alam mo, masisita ka ng pamahalaan. Yung parang gano'n. Kung hindi ka gumagawa ng anumang labag sa pamahalaan, wala kang dapat problemahin. In general, gano'n makikita natin. Kaya ala, siyempre, may mga pamahalan na maabuso, oh. Sila rin po ay ahatulan ng Diyos. Sandaan po natin yan. So, ang mga sa pamahalaan, kaya siya nilagay para parusahan yung mga gumagawa ng masama. Yan ang purpose ng pamahalaan. Para maproteksyonan ng mamayan sa masama. Yan ang purpose niya. Kaya naglagay ng pamahalaan ng Diyos sa bawat lugar. So, yung mga tao na katira doon, ay meron silang proteksyon laban sa masama. Dahil kung may gumagawa ng masama at lumalabag sa batas, parorosahan siya ng gobyerno. Di ba? May prosesong gano'n. So at least, meron tayong proteksyon mula sa gumagawa ng masama. Kaya nga, isipin natin kung walang gobyerno. Mas nakakatakot yun dahil wala kang proteksyon whatsoever sa mga taong gustong gawa ng masama sa'yo. At least kung may pamahalaan, meron ka resort para proteksyonan ka sa anong bagay na hindi ka masama. Ano po? So, tandaan po natin, kuminsan, masyado tayong nag-iisip ng matayong. Naghahanap tayo ng isang perfect government sa lupa, walang ganon. Ano bang kalakaran na ang tao na mumuno, hindi perfect yun. Tao na mumuno eh. Kahit gusto natin, may kakulangan yun. So kung tayo mag-expect ng isang perfect government o itinatayong utopia, hindi nag-exist yun. Lahat ng pamahalaan ay may kakulangan. Meron pagkukulang, meron. Pero sabi nga natin kanina, imagine natin kung walang pamahalaan. So ano pipiliin natin? Reklamo tayo ng reklamo sa kasalukuyang yung pamahalaan. Okay. Yung presidente natin nga, hindi gumagawa. Palpak siya nga. Okay. Paano kung walang gobyerno? Kaya mas masama doon sa dalawa. Yung may pamahalaan na may kakulangan o yung walang pamahalaan. Dapat yung naisipin natin, inisip tayo, mag-isip natin kung ano-ano, isipin natin, mas masahol kung walang pamahalaan. Kaya yung sinasabi sa atin dito ni Pablo na kagustuhan ng Diyos, naglagay ng pamahalaan para magkaroon ng kayusan sa mga mamayan. May protection sila sa masama. O sa kailangang karapatan. Mamaya, makikita natin. So, kung walang pamahalaan, yan ang mas masama. Yung dito sa kabanatang ito, sinasabi ng Pablo ang responsibilidad at limitasyon ng isang pamahalaan. May responsibilidad. Pero meron din siya limitasyon.
Sa mga Kristiyano, ang limitasyon ng pamahalaan, kung hindi lumalabag sa anumang kautosan ng Diyos, limitasyon na yan. Hindi tayo susunod pagka ganun. Pero responsibilidad niya ay magkaroon ng kaisan sa isang lipunan. Yan ang purpose ng isang pamahalaan. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya tignan niya yung Rome sa Revelation chapter 13. Ipinag-utos niya ang kanyang lahat ng kanyang mamamayan ay sumamba sa emperor. In a figurative language, beast sa Apocalypse. Ang mga Kristiyano ng panahon na yun, hindi sila sumunod. Kaya sila pinag-using. Yun ang limitasyon ng anumang pamahalaan. Pag dumating ang pagkakataon na nagpapasunod ng batas ang pamahalaan na hindi kalooban ng Diyos, hindi tayo susunod doon. Pero fortunately, sa ating bansa, wala namang gano'n. Ang ating pamahalaan, katulad ng pamahalaan ng Amerika, at ng lahat ng malayang pamahalaan, hiwalay ang spiritual at hiwalay yung temporal o physical na pamamahala. Hiwalay sila. May mga gobyerno na hindi gano'n. Kaya yun ay mas masahol na pamahalaan. Pero gano'n pa rin. Mas masahol kung walang pamahalaan. So, yan makikita natin. Hindi. Ang gobyerno, hindi sila nagbibigay ng parusa sa taong hindi nagkakasala. Although may pagkakamali, siyempre. Eh, expect ko natin yan sa isang pamahalaan na tao na mamuno. Meron talaga. Kahit sa Old Testament, may pag-aabuso na ginawa sila ng Old Testament. Eh, sa lahat ng pamahalaan, gano'n. Pero, babalik pa rin tayo sa kaisipan, mas masahol kung walang pamahalaan na namamuno sa atin. Ngayon, ang isang gobyerno o isang namamuno, siya ay lingkod ng Diyos. Explain natin yun. Maraming klaseng paglilingkod sa Diyos. Tayo, naglilingkod tayo sa Diyos sa spiritual na paraan ang siya niyang kalooban. May mga maaaral na naglilingkod sa pamagitan ng pangangarap. May mga elders na naglilingkod sa pamagitan ng pangasiwa ng isang local church. May so maraming klaseng paglilingkod sa Diyos. So dito, ang pamahalaan sinasabi, siya po ay lingkod ng Diyos. Yung salitang minister, ang ibig sabihin, ay lingkod. Siya ay lingkod ng Diyos. Sa mabuti kanya, ano yung mabuti na yun? Hindi sinabi sa atin kung ano. Pero ano yung mabuti na ginagawa ng pamahalaan? Peace and order, yun lang. May kapayapaan kayo isa. Pangalawa, protection ng ating buhay. Hindi ka lang basta pwedeng patayin kung may pamahalaan. O protection ng ating pag-aari. Imagine natin kung walang pamahalaan at meron kang pag-aari, pwedeng kunin ng ibang tao na wala kang magagawa. Pero ang gobyerno, meron siyang guarantee sa ating mga pag-aari at sa ating mga karapatan. Tignan niya, meron tayong karapatan sa pag-aasawa. Pinaprotection niya ng pamahalaan. Kaya nga po yung mga ibang kapatid nagsasabi na ang gobyerno ay walang role sa pag-aasawa. Meron. Hindi gobyerno nag-uunay sa atin ang Diyos. Totoo yun. Pag tayo nagkaroon ng COVID nagsarap ng mga tao, magiging tinatanggap tayo na sa maging mag-asawa, pasinirin nyo. Pagka may kinakasal, ikilakasal, pwede ba sila mag-shipping bago sila ikinasal? Hindi, bawal yun, di ba? Pakikapid yun eh. So, kailan sila aalis at mag-honeymoon? Pag nagsalita sila sa harap ng mga tao, pag tinanong ng nagkakasal, tinatanggap mo yung taong ito, ngayon, maging asawa mo. Oo, kaya, may witness. Asasagot yung isa, oo, kanya. Mag-asawa lang kayo sa harapan ng Diyos. Kaya mag-honeymoon na kayo eh. Pero bakit natin ito ipaparis sa gobyerno? Para may record ng gobyerno na mayroong tipa na nangyari. At pagproteksyonan niya yung relasyon na yun. Yun ang kahalagaan ng pamahalaan. Kung walang pamahalaan, ito yung mga mag-asawa. Eh, paano kinuha yung asawa mo ng proteksyon mo? Pero kung sa may pamahalaan, pwede mo siyang yabla ng pangano niya, di ba? So, proteksyon ng karapatan ng tao. Karapatan ng sa ating gobyerno, magsalita ng iyong gustong sabihin. O magkaroon ng mga grupo ng mga tao na mapayapa, karapatan natin yun. Pinaproteksyon yun ng gobyerno.
Imagine natin kung walang gobyerno. Wala tayong kayusan. Wala ang protection ng ating buhay. Wala rin protection ng ating pag-aari. Wala protection ng ating mga karapatan, di ba? Yun ang trabaho ng gobyerno, actually. Yung pong idea na yung gobyerno ay magbibigay ng ating pangangailangan, later na lang yun, na development, na nagkaroon yung mga social movement na yan, na doon kumasok yun. Pero originally, yan talaga role ng gobyerno. Tandaan natin, bilang mga Kristiyano, hindi tayo maasa kanino man. Kailangan tayo magtrabaho sa pamagitan ng ating kamay. So, kung wala man ang gagawin ng gobyerno sa pangangailangan, hindi natin masyado pinapansin yun dahil kailangan tayo magtrabaho sa pamagitan ng ating mga kamay. Kaya, gobyerno siya lang ibibigay, very good. Pero ang primary role ng gobyerno ay kayusan ng isang lipunan. Yun ang kanyang trabaho, bakit siya nilagay ng Diyos. Yun ang sinasabi sa atin. Ngayon, kung ikay gumagawa ng masama, tandaan natin, generic yun. Ano bang masama, naisipin po natin, mag-isip tayo ng masama, yan ay kinukundi ng gobyerno. Basta ginawa mo, ha? Ang pagkakaiba ng espiritu na pamahalaan, katulad ng kaharian ng Diyos, at ang physical na pamahalaan, magkaiba sila. Sa physical na pamahalaan, kailangan ginawa mo muna bago nagkasala. Kung iniisip mo pa lang, wala ka pang kasalanan sa gobyerno, no? Pag ginawa mo pa lang. Sa spiritual na pamahalaan ng Diyos, iniisip mo pa lang, nagkasala ka na. Yun ang pagkakaiba. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5. So, ang pamahalaan, yun ang ginagawa sa atin. So, kung gumawa ka ng masama, matakot ka dahil parurusahan ka ng pamahalaan. Kumapatunayan na kayo nagkasala. So, hindi rin automatic yun. Tingnan sa 1 Timoteo chapter 2 verse 1. Verse 2. Generally speaking, ang pamahalaan ay ginawa sa lahat ng tao sa loob ng lugar na yun. Pero specifically, ang pamahalaan ay ginawa para sa mga Kristiyano. Kung isipin natin mabuti, basahin natin. Kula sa lahat, ay sinasama ko na gawin ng mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat, patungkol sa lahat ng mga tao na yan. So lahat ng mga tao, pwede natin ipanalangin. Patungkol sa mga hari, at sa lahat na nasa mataas na katungkulan, bakit na sila ipanalangin? Upang tayo mamuhay, sino yung tayo? Mga Kristiyano. Upang tayo mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang ngayon. So, generally speaking, ang pamahalaan ay ginawa para sa lahat. Pero specifically, ito'y para sa atin. Bakit? Para tayo mamuhay ng tahimik at payapa at tayo makapaglingkod sa Diyos. Kung kasi kung walang kapayapaan ang ating kapaligiran, mahirapan tayong magpuri at maglingkod sa Diyos, di ba? O yun ang sinasabi rito ni Pablo. Ipinapanalangin natin ang mga namumuno sa atin upang sila gawa ng mga batas na maayos para sa ating kapakanan at tayo mamuhay ng tahimik at payapa kanya. So yun ang primary role ng pamahalaan. Nating isipin yung bonus na tutulong sila sa atin. Pero maganda rin yun. Hindi naman natin sinasayang masama yun. Pero ito yung primary sinasabi ng Biblia tungkol sa role ng gobyerno. Pag ginawa ng gobyerno yan, salamat na yun. Kung meron siyang kalagdagan na gagawin, bonus. Maganda yun, di ba? Pero kung nagawa ng gobyerno yan, nagawa na niya yung kanyang layunin na binigay sa kanya ng Diyos. Huwag na tayo magreklamo. Dahil nagawa niya yung mga bagay na sinasabi ng Diyos tungkol sa tinatawag na pamahalaan. Ngayon, may tabak. Ngayon, tabak. Yung sword, tabak, literally, yun ay nananakit. Pag tinabak ka, masasaktan ka. Di ba? So, yung sinagay rito ni Pablo ay tabak ganyan. For he does not bear the sword in vain. So, bakit meron siya tabak? Yun yung sinagay ng tignan natin, bakit siya meron tabak ganyan? Siya ginagamit yung tabak.
nakalagay dito sa sinasabi ni Apostle Paul. Bakit meron tamak? Sapagkat ang gobyerno ay may katungkulan na parusahan yung lumalabag sa batas ng pamahalaan. Binigay niya ng, binigay sa kanya ng Diyos yun, yung tamak. So, ibig sabihin, kung napatunayan ng pamahalaan ay kayo lumabag sa batas, eh, mapapurusahan ka, wala kang magagawa. Yun ang kanyang katungkulan. Kaya nga, yung larawan nung yung justice ay isang babae na kapiling ang mata. Ideally, walang tinitingnan ng pamahalaan. Sino man na lumabag sa batas ng pamahalaan ay parurusahan ng pamahalaan. Yun ang sinasabi ng Diyos. Sabi, kung titingnan natin ang mga batas ng pamahalaan, anumang batas na ginagawa ng pamahalaan ay parang sa ating kapakanan. Ideally speaking. So, bakit mo lalabagin mo? Pag lumabag mo, dinabag mo yan, parurusakan ng pamahalaan. Ganyan. Dito po sa Genesis 6:9, ang Diyos na nagsabi niya, lahat ang modernong pamahalaan, maliban sa ilan, hindi kasama ang Pilipinas noon, meron silang death penalty. Maraming tao ayaw nila yun kasi sabi nila, meron din punto, wala namang kanyang perfectong justice sa lupa. Totoo yun. May mga tao nakakulong na walang kasalanan. Dahil sila natalo ng justice system ng mga bansa. Pero ito'y sinabi ng Diyos. Kanya, masaya natin. Sino mang magpadanak ng dugo ng tao o pumatay ng tao, ang dugo ng tao ngayon ay padadanakin ng ibang tao. Kanya. Sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Yung pagpatay sa tao na walang dahilan, yung ibig sabihin o. Halimbawa, pinatay mo tayo dahil nag-assist tayo nyo. Masalanan nyo. Kailangan ka rin patayin ngayon. Dahil pinatay mo yung tao. Ngayon, yung tao ngayon na pinatay mo, sindala lang sa larawan ng Diyos. Ngayon, hindi ikaw lumalang doon. So, papatayin ka rin ngayon. Yun yung kasama sa trabaho ng yun ngayon. Lumang pamahalaan. Kaya lang, sa modern konsepto ng justice, hindi na pagpaparusa kung minsan. Pinapalitan na nila yung konsepto. Ang konsepto ng pagbibilanggo, hindi para kay parusahan. Kasi ninyo yung mga salitang ginagamit niyo. Ang konsepto ng moderno mga pamahalaan, upay kay baguhin. Kanya. In other words, kaya kung pagbibilanggo, o oh, nagkasala ka, hindi para parusahan ka kanya. Parang kay baguhin. Kaya yung mga bilanggo eh, hindi na tinatawag na preso eh. Tawag nila, people deprived of liberty. Hindi ko type yung salitang yun. Para bagay ikaw pang may kasalanan, kaya sila kakulong. Ibig sabihin, pagka kayo na nagkasalan sa pamahalaan, kayo parusahan. Pero mayroong legal na paraan. Hindi mo pwedeng lagay ang iyong mata sa iyong kamay. Pinatay niya yung tao, patay mo rin siya, hindi pwede yun. Kaya nga may pamahalaan. Ganyan. Para may kayo siya. Imagine natin kung gantihan ng labanan, ubusan ng lahi, eh, ang katakot yun. Kaya merong gobyerno kanya. Siya ang tagay-ganti kanya ng mga gumagawa ng masama. So, protection yun sa mga hindi gumagawa ng masama. Kanya. Imagine po natin yung percentage ng gumagawa ng masama at ang percentage ng hindi gumagawa ng masama, mas kakaunti lang gumagawa ng masama. Sa isang lipunan, mas marami sumusunod. Tandaan natin yun. Kakaunti lang yung mga pasawain na lumalabag. Kaunti lang yun. Otherwise, kung mas marami yun, edi sila kasya sa mga bilangguhan. Kung mas kakaunti yung mga yan, mas marami sumusunod. Ganyan. Kaya pa yung kay lumabag sa batas, talagang yung kay parusahan ng Diyos. Kaya nga, kailangan tayo sumunod. Sa dalawang dahilan. Because of wrath. Ano yun? Pukot ng gobyerno. Dahil daw, sumunod ka. Dahil kung hindi ka susunod, hindi kayo parusahan ng gobyerno kanya. So, natatakot ka parusahan, so sumunod ka kanya. Pero may pang ibang dahilan. For conscience sake. Ano yun? Alam mo, yan ang mabuti. Yan ang sinasabi ng Diyos na dapat mong gawin.
So hindi lang natatakot kung maparusahan pag kayo lumaba. Hindi lang yun ang dahilan kung Kristiyano ka. Sumusunod ka sa gobyerno dahil ito sinasabi ng Diyos. Ito yung mabuti kanya. For conscience sake, kanya. So hindi ka gagawa ng masama kung hindi ka susunod. Eh gumagawa ka ng masama kung hindi ka susunod. Kung susunod ka, hindi ka gumagawa ng masama. Ikaw yung sumusunod sa Diyos, kanya. So darun dahilan. Natatangot kang maparusahan. At the same time, ito, alam mo, ito yung mabuting gawin. Sinasabi ng Diyos. So sa dalawang dahilan, kailangan tayo pasapos sa ating pamahalaan. Yung sinasabi sa atin. Misal, complex din itong pag-uusap na ito. Lalo sa lipunan na katulad ng ating lipunan. May mga shortcut na ginagawa yung mga tao. Isipin natin, nagkakasala ba tayo? Hindi. Pag ginagawa natin yun. Yan ay matter of judgment ng isang Kristiyano. Pero tandaan natin, kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Sa batas ng pamahalaan, basta dito lumalabag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa verse 6, for because of this, ito ay kalooban ng Diyos. Ang pamahalaan ay para sa inyong kapakanan, ganyan, para magkaroon ng kapayapaan ka isa, pagbayad din ng tax, ganyan. Ang gobyerno, ideally, hindi siya involved sa business. Wala sa money generating transaction ng gobyerno, na business, wala. Bawal yun actually. So ano paraan para sa magpatuloy? Sa lahat ng anumang gawain, kailangan ng pera. Ang laki ng budget ng isang pamahalaan. So saan niya kukunin nyo? Alam niyo Diyos yun eh. Kaya nga sabi, because of this, you also pay taxes. Bakit? For they are God's ministers, attending continually to this very thing. Sila'y patuloy na ginagawa nila ito, kanya na isang bagay na kalooban ng Diyos, na magkaroon ng kayusan sa iyong namang lipunan, kanya. So, kailangan kayo magbayad, kanya. Matapos, render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs. So, matagal na pala yung customs na yun. Dito mayroon ng customs eh. Fear to whom fear, honor to whom honor. So, kailangan tayo magbayad ng nakukulang tax kanya. So, maraming klaseng tax. Ang pinaka-common ay yung income tax na binabayaran ng lahat ng mamamayan na may kinikita. Pangalawa, mayroong indirect tax. Yung pagbumili ka ng isang bagay, mayroong sales tax, ganyan. Pinabayaran mo rin yun. Maraming klaseng tax na ginagawa ng pamahalaan. Kasi, kaya ginagawa yun dahil yun ang pondo niya. Kaya kukunin yung gastusin kung wala siyang pondo, ganyan. Para magpatuloy sa paggawa ng kanyang gawain. Kahit ang ating Panginoon, sa Matthew chapter 22, itinuturo niya yun. Sa Old Testament, ang pagkakaiba sa kasalukuyang panahon, sa Old Testament, yung pamahalaan at ang Diyos isa lang. Yung tinatafiya ko siya kanya. Ang Diyos ang naglagay ng lahat ng kayusan. Pero ngayon sa panahon natin at sa panahon ng ating Panginoon, iwalay na yun. Iwalay yung sa Diyos, iwalay sa pamahalaan. So, basahin po natin. Sa 15 hanggang verse 22. Pagkatapos ay umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan nila kung paano siya mabibiyag sa kanyang pananalita. Kaya sinugo nila ang kanilang mga lagad sa kanya kasama ng mga Herodiano na nagsasabi, Guru, alam namin ikaw ay tapat. Actually, hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi nila talaga ginagalang ng Panginoon. Meron lang silang layanin. At itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang pinapanigang sinsino man. Sabi siya, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao, sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay mo? Matuwid bang mag-quiz kay Cesar o hindi? Ngunit, batid ni Jesus ang kailang kasamaan. So ito'y nagpapatunay ng ating Panginoon na Diyos. Alam niya ang layunin nila, bakit sila nagtatanong. Kaya alam niya, bakit niyo ako sinusubok, mga mapagkunwari? Ipakita niyo sa akin ang salitang pangwis at nila sa kanyang isang denaryo. Sinabi niya sa kanila, kanina larawan nito at nang nakasulat. Sinabi na sa kanya kay Cesar,
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kaya tibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos at sa Diyos. Nang marunong nila ito ay namangha sila, kanilang iniwan siya at sila umalis. So sabi ng Panginoon, ibigay mo kay Cesar kanya. Magbayad ka lang po sa kanya. At ibigay mo rin sa Diyos at sa Diyos. So sa isang Kristiyano, dalawa ang ating buwis. Ang buwis ng pamahalaan at sa Diyos. Kanya. Dalawa yun. Ibinibigay natin ng para sa Diyos, ibinibigay natin ng sa para sa pamahalaan. So, costos. Meron ng ganun noong panahon dahil meron na rin kalakaran na galing sa dagat. Yun ang tax na binabayad sa mga binibili natin mula sa galing sa ibang bansa. Babayaran mo yun. Bawa, nag-import tayo ng galing sa US, pagdating dito, babayaran natin yung custom. Ganyan. O may kailangan natin gawin yun. Ganyan. O fear. Ito isang, ito po yung may kaugnayan dahil ang gobyerno ay may kapangyarihan magparusa kanya. Pag nakita mo yung police, natatakot ka sa kanya. Bakit? Pwede kanyang parusahan kanya. Yun ang ibig sabihin. No? Matakot ka sa kanila dahil meron sila kapangyarihan na magparusa. Pero yun ay actually respect. Dahil sila may kapangyarihan magparusa. On the other hand, yung sila ng honor, iba naman yun. Iba yung natatakot na dahil sila may kapangyarihan magparusa. At iba naman yung ginagalang mo sila. Dahil meron sila, nandun sila sa kalagayan na, na kinakailangan mo siyang igalang kanya. So meron honor doon sa kailang gawain. Bakit? Dahil lang kailang gawain ay mahalaga. Sila nga nagbibigay ng kawisan sa sa lugar na kung nasan tayo. So kailangan natin sila igalang. Kung ginagawa nila yung kailang gawain kanya. So respeto natin. In other words, pwede natin tayo mag-disagree sa presidente ng Pilipinas, pero kailangan pa rin natin sa igalang bilang presidente natin. Hindi naman lahat na sinasabi ng presidente, sumasangayin ka eh. Imposible yun. Pero presidente pa rin siya. Kailangan natin ibigay yung kaukulang karangalan sa kanya dahil presidente siya. Ibinoto natin yung tao yun. So, ibinoto siya ng karamihan kahit di mo siya binoto, pero presidente siya. So, igalang mo siya kanya. Igalang natin lahat ng mga taong nasa katungkulan dahil sa gawain na ginagawa nila kanya. So, yun ang sinasabi sa atin. So, hanggang dito sa talatang ito, amin, dumating na tayo sa oras, sinasabi sa atin ni Apostle Paul kung ano ang layon ng pamahalaan. Bakit may pamahalaan ngayon? At sinasabi rin sa atin kung anong responsibility natin sa pamahalaan. Munang-una, kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Hindi tayo hindi kailangan lumaban sa pamahalaan. At kailangan tayong magbigay ng kaukulang pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Yun ang ibinisinas. Kailangan nating respetuhin yung mga tao na sa pamahalaan. Kahit nakurap pa sila. Kasama na siguro sa kanilang gawain nyo. Pero sila pa rin gumagawa ng katungkulan nila. In other words, kahit sa bansa, kahit sa US, hindi natin maalis yun. Actually, in terms of degree, mas masahol pa yung corruption sa US kaysa sa atin. Sa atin, Philippine peso lang yun. Sa US dollars. Si Pinadi, di ba, ninanakaw sa Pilipinas ang 1,000,000 piso. Ang ninanakaw sa US, $1,000,000. Ano mas malaki doon? Kung makikita ninyo ang corruption sa US, mas malaki sa atin. Ang pagkakaiba lang, kaya para mas maganda sa kanila, at least, ginagawa ng pamahalaan yung gawain niya. Makita, maayos ang kanilang mga daan. Makikita mo yun. So, merong kaukulang, kaya hindi sila, merong kaukulang nakukuha yung mga tao sa kanilang binabayad. Pero meron pa rin corruption na makikita natin kahit anong bansa pamahalaan. Minsan, sa atin siguro, medyo garapan lang ang paraan. Pero hindi natin matatanggal yan. Pero kailangan pa rin tayong ibigay ang ating pag-aral sa kanila dahil ginagawa pa rin nila kailang katungkulan bilang namumuno sa atin. Nagkakaroon pa rin ng kaisang kapayapaan yung lugar natin. Imagine natin, balik tayo sa kaisipan kung walang pamahalaan.
titira tayo sa lugar na walang kayusan, walang protection sa atin, mas mahirap yun. Babalik ka dun sa panahon sa US, habang yung mga Amerikano ay pupunta sa mga lugar na wala pang pamahalaan. Yun yung Wild Wild West. Kasi na, barilan yun. Walang kayusan. Mas talagang masama-sama yun. Kesa sa isang pamahalaan na merong kakulangan, pero at least hinagawa yung kanyang primary role na ibigay yung kayusan at kapayapaan at kahit kaimikan sa isang lugar. Yun. So yun ang sinasabi sa atin ni Pablo. Di tayo pwede mag-rebuild eh. Di bawal yun kung Kristiyano ka. Hindi ka pwede maging active na sumasalangsang sa pamahalaan. Yung mga sumasalangsang, kahit sino nakaupo, sumasalangsang sila eh. Matagal na ako nakakita ng mga nagrarali. Kahit sino nakaupo dyan, si Marcos, si Corey. Ganun pa rin sa atin nila eh. Labag pa rin sila sa pamahalaan. Bawal yun. Ang ginagawa ng pamahalaan, ng kanyang gawain, at least bigay natin yung respeto natin. Huwag tayo mag-expect ng isang perfect government. Walang gano'n. Yung masasama lang isip mo pag iniisip mo yun. Dahil wala talaga. Wala tayong maasahan. So ito po ang ating pagtatapos po ng ating pag-aaral. Nandito po sa ikapitong talata ng kabanata ito, sa chapter 13 ng Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Imagine natin ang government. Totoo, democracy po yun. Dahil meron siyang Senate, etc. Pero hindi siya naniniwala sa Diyos. Tandaan natin yun. Hindi siya naniniwala sa Diyos.